Hello po mga kuya. Ngayong hapon, tuturo ko naman sa inyo yung gawa kong pandesal. 10 kilo. Ayan. Pero bago tayo magsimula, kailangan natin ng apron at saka face mask. Ay! Hairnet. Pero bago tayo magsimula, kailangan natin ng hairnet at face mask. So hairnet para sa buhok natin, para hindi maglaglag yung buhok natin. Ganda ng kilay ko. Oh no! And then face mask, para naman hindi natin malanghap yung fiber ng harina. Para sa ating kalusugan. So, let's get around this. Tuturo ko sa inyo yung aking version ng sarili kong version ng pandesal. So, kung ano yung timpla ko, yun din yung si-share ko. So, let's go! So, 5 kilos. Another 5 kilos. So, 10 kilos. So, sa malunggay, malunggay powder, naglalagay ako ng 1 kutsara, 5 kilo. So, 10 kilo, 2 kutsara. Sa ating pong milk powder, 350 grams. Ang pabango din po yan. Yan yung umaaroma na nakalagay sa silpot yung pag-design natin. Next natin ang sumag. So sa 1 kilo is 1/4. So ito ay 2 kalahating kilo sumag. So, asin 150 grams. 15 grams per kilo mga kuya. Isa pa rin sa maglagay akong konting tubig. Tapos ilalagyan natin ng konting asukal para sa yeast. So ngayon po ay alas 5 na. So naglagay ako ng 15 grams at or 15 ml na Red Star yeast. So, haluin natin. Then, haluin natin para lumubog. Haluin natin para lumubog. Para mag-evaporate. Para umalsa. Masa lang po nito bukas ay alas 4. So, pag nag-evaporate, pwede nito. So, vanilla, mga 1/2 cup. Tapos gold coin, pampapawarin ko yan. Isang 10 kilo, isang takip lang sa gold coin. And then sa tunog na mantika naman, 1 kilo is isang bote yung nilalagay ko. Kalahati. Bawas ko na yung kalahati kahapon. So, kalahati na lang ito. Kalahating lahat ang condense. Kahit anong condense po.
itlog, tatlong piraso. Nakakatulong ang itlog para pampalambot din ang panito. Yan, okay na yung ating yeast. Wala na, okay na yan. So, nagay natin yan. Tapos ang tubig ko naman ay ang isang tabo nito. So, isa't kalahati, isang tabo. Sa isang tabo, bumapatak ng 3 kilo. Isa't kalahating kilo ang isang tabo. O, 6, 3, 6, 9, at 1/3. Ayan, 1/3. 10. And then margarine lang nilalagay ko sa pan-dessert ko. Hindi na ako naglalagay ng lard. 400 grams sa 10 kilo. So, tunawin na natin. Kung nasa inyo po kung maglalagay kayo ng lard, pwede rin. So, tunawin lang muna yung asukal. Pag tunaw na yung asukal, yung margarine naman. 10 kilo po ito. Haluin na natin. Hanggat meron pa harina. Masado mo lang. Okay. So ito lalagyan ko muna ito ng tunog ng mantika para hindi kumapit yung ating masa. Make sure magbukas muna tayong kamay bago magawa, no? Para malinis. So, bubuhayin ako ng mantika para hindi siya malagkit. Sakto lang yung lambot ng ating kamisa. So, itangalat muna natin yung mantika. Tapos, itangalat yung lipiin natin. Saglit lang naman to kasi konti lang naman to. Balik ka rin natin yun. And then, kapila naman, puburo rin natin ang mantika. Salat natin para hindi malagkit.
Then, tiklop naman sa tabi para pantay yung puti. Hanggang gabi lang tabi. Ayun, mantika ulit. So, ito rin yung mantika na katulong para hindi agad tumigas yung ating pandesal. Ilang araw na malambot pa rin. So, pwede kong gamitin itong pandiin para naman sa pagmaramihan kasi pwede rin doon ito. Kama ko. Peace! Ayan. Tapos para hindi malagkit, at ganito naman yung ginagawa kong diyan para hindi siya malagkit. Pag binasto natin diyan, malagkit. Yan. Hindi lang naman to. Tuglap naman sa magkabilang dulo. Ito lang kapili. Pero dapat madiin yung ating pagkakadiin. At yung dito yun para hindi nilang tayo mga kuya. Okay. So, ganun lang kadali. Yung ating manumano pagdesal. Manual processing. So, after mga isa't kalahating oras o dalawang oras, saka natin babastunan. Tatakpan ko muna nito para hindi siya mamalat. Okay? See you sa ating pagbabaston.
So ito na po yung labas ng ating pandesal. Bilangin natin kung ilang tray. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. So 21 tray. Ang laman ng tray, isang tray natin ay 60 pesos. So 21 times 60 is 1260. So yun ang labas ng ating 10 kilong pandesal. Mamayang alas 4 po ng madaling araw. Isa lang yan.